Masakit po sa isang magulan yung 6 years old mo na anak ginpin na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ng pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA, na may mga ganun na demonyo sa loob ng universidad na paikutin yung utak ng anak mo, na ibahin na kayang talikuran ang pangarap, kayang talikuran yung sariling pamilya. Children, what do you want to be when you grow old? I'm here today to summarize the experiences of my former comrades here. So, but before that, good afternoon, everyone. I am Daniel Castillo, a former political instructor in Guerrilla Front 55, the same unit as with Miss Arian right here. And but before I became a guerrilla fighter and went to join the ranks of the guerrilla fighters in Southern Mindanao, I was also a student in UP Diliman. I studied community nutrition, and I was a member of Anak Bayan UP Diliman from 2013 to 2017. Then I became an NPA in 2017, and I surrendered to the Philippine Army in 2020. No. Taga saan ka, Daniel? I'm from Bacoor, Cavite, sir. Bacoor, Cavite? Yes, sir. Pero doon ka dineploy sa Pakibato District? Yes, sir. Davao City? Yes, sir. Bali, nung fourth year namin sa UP Diliman, pinapili kami kung saan guerrilla front namin gusto. So maraming nag-o-open every summer. Merong Southern Tagalog, Central Luzon, Southern Mindanao. So pinili ko yung Southern Mindanao kasi nung mga panahon na to, ito yung pinakamalakas na na NPA unit. Konti lang daw yung namamatay ng mga NPA doon. Yes, sir. Well, malakas talaga doon. Yes, sir. Mas marami silang napapatay na sundalo, polis doon kaysa NPA. Pero ngayon, wala, ubos na. Yes, sir. Hindi nag-surrender ka. Kung hindi ka nag-surrender, baka patay ka na rin ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Sige, thank you. Please continue. If given a chance, I will also share my experiences, pero probably next time. But right now, what is important is that we summarize the experiences of my former comrades here. Because as you have already noticed, there is a pattern, no, a recurring pattern. And that only proves that the radicalization of the CPP is a science. It's a systematic process that aims to produce the fiercest NPA cadres out of idealist students. No? So according to Joma Sison himself, the youth have always played a crucial role in Filipino people's struggle. No, may kita natin sa kasaysayan na karamihan ng mga leader ng armadong pakikibaka mula sa Katipunan, no, mula sa Hukbalahap hanggang sa NPA, no, ay mga bataan, no, young men and women in their late teens to their early 20s, even my former comrades here, no, kahit hindi nakabataan yung iba, pero nung nagsimula sila, no, mga kabataan din naman sila, no. A predominant force, no, nung peak ng student movement, no, nung first quarter storm, as earlier stated in the history of the CPP, yung Diliman Commune against the martial law, no, and other recent uprisings, no, against different regimes administration ng Philippine government. So sabi din ni Joma, sabi niya mismo, the armed revolutionary movement and the legal democratic movement can only succeed when they attract the young men and women in great numbers. So hindi natin mapagkakaila na si Joma na mismo ang nagsabi na ang target para mapasigla ang kilusan ay ang mga bata, young men and women, no? And avail of their resoluteness, their fearless dedication, their militancy, and their irrepressible vigor. So in its very essence, the radicalization process can be divided into three phases: arouse, organize, and mobilize. These phases, while entirely distinct, no, from each other, are not entirely separate. No, with each and every phase, there is a possibility of overlapping from each other. For example, when we say arouse, yun yung mga issues, no, binibigyan tayo ng edukasyon. When we say organize, sasali tayo sa organization. When we say mobilize, ito na yung mga rally. So pwede sa isang pag-attend mo ng rally, na-organize, na-arouse, at na-mobilize ka na rin. No? So
umatenda ko ng rally, mobilize yun. Dahil umatenda ko ng rally, narinig ko yung calls ng mga nag-rally na arouse din ako. No, tapos, na-organize din ako kasi na-recruit ako. So that's just an overview. But again, while iba't iba yung experiences namin and not yung experience ko ay hindi kapareho ni Arya, hindi kapareho ni Ivy, but there's a thematic process na pinagdadaanan. So to break down that process, first is the arouse stage. So this stage of the radicalization process focuses on awakening a student's political consciousness. So hindi mare-recruit yung sudyante kung wala siyang certain level of political consciousness. No. Sabi nga sa The Task of the Second Propaganda Movement na sinulat din ni Joma, the second propaganda movement is required to arouse our nation anew to the struggle to for the fulfillment of the national democratic task of the Philippine Revolution. So it employs strategic approaches to engage individuals' political awareness. No. So merong tinatawag na sweep propaganda and solid propaganda. Yun yung dalawang klase ng propaganda. No, pag sinabi nating sweep propaganda, it aims to target and reach the widest audience possible. So this type of propaganda focuses on discussing issues na malapit sa puso ng masa. For example, sa mga schools, kadalasan na nare-recruit yung mga estudyante dahil sa usapin ng tuition, dahil sa usapin ng other school fees, dahil sa usapin ng stringent policies and student code, budget cut ng presyo ng bilihin at iba pa, na ito yung ine-exploit ngayon ng CPP o ng CTG para mapukaw o mapik yung interest ng mga estudyante. Now, these issues does not necessarily require a communist ideology to analyze them. Bali, dahil malapit sila sa puso ng masa, kahit 5 minuto ka lang magpropaganda sa kanila regarding budget cut, regarding tuition fee increase, no? Mako-convince talaga sila doon sa adhikain, quote-unquote adhikain ng mga grupong ito. So methods employed in sweep propaganda include room-to-room discussions. So kami, nung nasa UP ako, no, doon din ako sa eskwelahan, for example, wala akong klase from 1 PM to 2 PM, mag-room to room ako. Ang gagawin ko, papasok ako sa mga klase ng mga professors, kakatok ko doon, hingi ako ng 5 minutes sa professor, magdi-discuss lang ng mga issues na to. Pwede rin. May agree ng mga professors na makialam ka sa classroom nila? Okay lang sila? Well, yes sir. Kasi syempre, yung mga aktivista na katulad ko, mga bata, makukulit din kami. Hindi talaga namin sila titigilan kung hindi kami papasukin ng classroom. Minsan, nakikipagdebate pa kami sa professor. No? Minsan, inaaway pa kami. Inaaway din namin sila. No? Pero dati yun, mabait na po ako ngayon. So, meron ding mga org-to-org discussions. So, sa mga tambayan ng mga organizations, pupunta din kami doon, dinadalaw namin sila. No, para doon kami mag-discuss, mag-organize. On the other hand, meron ding tinatawag na solid propaganda. Ito yung in-depth educational discussions lasting approximately half a day. More known as the Pansang Demokratikong Paaralan o PADEPA. No? So ito yung pundasyon ng Marxist-Leninist-Maoist ideology na siyang dahilan kung bakit naiinganyo yung karamihan ng mga individual to deepen their engagement with the movement. So lahat ng mga kasama ko dito, bago sila naging miyembro ng mass organization or ano, habang miyembro sila ng mass organization, pinapalalim ng mga recruiter nila yung ideolohiya nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng PADEPA. So yung PADEPA, yung MKLRP na sinulat ni Joma, ESCOM, Araling Aktivista, lahat yon nakasaad at nakasulat sa polisiya ng partido sa pag-recruit ng mga kabataan. No. So these are conducted either in schools, kung saan maraming estudyante, o kahit pa sa mga urban poor communities na marami ding kabataan na out of school. Pero recently, next slide, no, gumagamit na rin ng iba't ibang pamamaraan yung CPP para maabot niya yung pinakamalawak na audience niya sa kanyang propaganda. So, they also innovate their methods. They make use of their technology, the internet, in order to espouse
communist propaganda. So meron na din sa social media, no? Lahat ng mga issues, ginagawa nila ng statement. That's part of their sweep propaganda. At meron din, nag-upload sila mismo, pwede natin i-check, padepa.org, cpp.ph, merong mga statements, mga documents ni Joma, no, mga basic party courses na nandun mismo, na naka-upload sa internet natin. So, definitely, meron, nag-e-evolve din sila sa kanilang mga proseso. Lastly, organize. So during this phase, the individual is encouraged to join a national democratic organizations. So yung mga kasama ko, nabanggit nila, member sila ng Anak Bayan, member sila ng LFS, Gabriela Youth, Alay Sining. No, these are the national democratic organizations. Ang common denominator nila is that this organization market themselves as champions of democratic rights of the different sectors of society. No, so Anak Bayan, pinaglalaban daw niya yung mga karapatan ng mga estudyante, ng batayang masa, LFS, the same, Gabriel Youth, mga kabataang kababaihan, etc. However, no, hindi lang sa mga ganitong mass organizations kumikilos yung CPP. So meron din sa mga legal traditional organizations, academic orgs, regional organizations, religious organizations, tinatry nilang i-infiltrate tayoan ng mga party groups, no. They also penetrate fraternities and sororities, no. Napakaraming mga NPA leaders na galing din sa mga fraternities, no. Ang media na infiltrate nila. Definitely meron ding mga party members doon, sir, pero I'm not entirely sure of the particularities of that one, okay, sir, because hindi po ako kumilos sa media sector, sir. Thank you. Even student councils, no, katulad ni Kate Raka na nasa College of Education Student Council, and school publications. So yung mga school publications, nagiging bosses to ng CPP mismo sa kanilang eskwelahan. Sabi nga ng CPP sa 64th anniversary ng Kabataang Makabayan, utilize campus publications as vehicles for revolutionary propaganda. No, so napakaklaro na gustong i-exploit ng CPP yung campus publications, no, para sa kanilang propaganda. So additionally, the organized phase also include members of the democratizations being recruited into Kabataang Makabayan. So for example, si Arian from Gabriela Youth naging Kabataang Makabayan, si Amihan from Anak Bayan naging Kabataang Makabayan, SCMP naging Kabataang Makabayan, Lakbay CV naging Kabataang Makabayan. So kahit pa iba-iba yung pangalan ng mga organisasyon, pero yung underground core group na nagpapatakbo sa kanila ay Kabataang Makabayan. At ang Kabataang Makabayan, alam natin, ay isa sa mga ng National Democratic Front. At bago pa magkaroon ng Communist Party of the Philippines, pinanguluhan at tinayunan ni Joma Sison ang Kabataang Makabayan. No. Sabi nga ng CPP, no, again, hundreds and thousands of urban and rural activists must be recruited. Sila na po mismo yung nagsabi na kanilang goal ay mag-recruit ang mga aktivista. No, so from mass organizations, so Kabataang Makabayan, from Kabataang Makabayan to candidate members of the Communist Party of the Philippines naman. That is the policy. No. So lastly, mobilize. No, sa Youth on the March article na sinulat ni Joma Sison, minention niya kung paano niya nakikita yung pagkilos ng kabataan once they have undergone the process arousal and organization. Sabi nga, isang quote doon, "To rebel is justified." Yun yung goal ng CPP na maging slogan ng kabataan. So the mobilized phase is the students' direct participation in activities that support the armed struggle, either politically, logistically, or financially. Meaning, after reaching a certain level of consciousness, no, kinukommit na nila yung sarili nila into serving the movement in any way that is, ano, na kaya nila. No, so the most common being politically supporting the movement. So paano nila
ano yung political support na sinasabi? Ito yung pagsali ng mga rallies, ito yung pagsali ng mga mass movements regarding certain issues, no? Sabi ulit ng CPP, students and youth must undertake mass action process and in the streets in order to advance their struggles against budget cuts in state colleges and universities and other social needs. So, napakaklaro sa propaganda line ng CPP, no, yung marching order niya na ang mga kabataan dapat magkaroon ng mass action sa kanilang mga eskwelahan. At ang kanilang target na issue, budget cuts, no, at ano, iba pang social needs sa kinakaharap ng mga estudyante. So other than political support, pwede rin, no, for a guerrilla fighter to provide logistical and financial support, no, for to yung KM member to provide logistical and financial support to guerrilla fighters. So ang KM, meron kaming tinatawag na butaw o yung monthly juice namin. So, every month, nagkukulik kami tag 20, bibigay namin sa Guerrilla Front. Recently, nagkaroon ng program yung Adopt a Guerrilla Front noong 2019 panahon ni Ms. K. Traca, no, kung saan nag-a-adopt sila ng particular front and nagsisend sila ng support doon sa bukid. So, mga damit, gamot, pera at iba pa. However, the most noble support as considered by the party is the one na pinili ng mga kasamahan ko, and that is to join the New People's Army. So bakit? Because joining the New People's Army actualizes the party's principle in the highest form possible. So serving yourself to the cause of the communist movement. So my quote na nakalagay sa aling aktivista na tinuturo sa lahat ng mga members ng mass organizations, no, sabi nila, saan man may pakikibaka ay may pagsasakripiso at ang kamatayan ay isang karaniwan na pangyayari. So ito yung tinuturo ng CBB sa mga aktivista, no, masa aktivista pa lang yan, sinasabi niya na karaniwang pangyayari ang kamatayan, that dying is normal and that there's nothing to be afraid of as long as you die by offering yourself to the movement and to the revolution. So for us to get a better visual on how this scheme really works, we would like to play a video. No, this video is a message for of the CPP for the Kabataang Makabayan's 50th anniversary. And towards the end of the video, makita natin yung certain personalities ng mass organizations such as Anak Bayan, SCMP, basta maraming may kita dun sa dulo, no, na itong mga organizations dapat na to na sinasabi lang legal ay nagpa-participate sa isang activity ng organization na youth arm ng CPP, which is Kabataang Makabayan. Ma'am, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair and everybody po. I'm Luisa Espina of Hands of Our Children and a public school teacher din po. Ang anak ko po na-recruit ng Anak Bayan sa edad na 16 years old. From PUP, siya po ay senior high. Same ng mga pattern recruitment ng mga nagsalita na former, ganun din po, former rebel, ganun din po ang nangyari sa anak ko. From mabait, mapagmahal na anak, nag-twist po siya nang nasali dyan sa organization na Anak Bayan at Gabriela Youth po. Nawawala-wala na, ginroom nila ang anak ko na magalit sa gobyerno. Na huminto sa pag-aaral. Dahil sabi nila, narinig ko mismo sa anak ko na ayaw niya na mag-aaral. Dahil papel lang daw po yung edukasyon. Mas mahalaga daw at mas maayos daw yung pinag-aaralan nila doon sa sinarihan niyang organisasyon. Hanggang sa nawawala December 2018, lagi pong nawawala ang mga kabataan dahil yan po ay anibersaryo ng CPP. Inakyat ang anak ko sa Davao, sa Mindanao po, bilang NPA. Nakipaglaban ako, hinanap ko siya, wala po akong proof of life. Walang, sinabi ko sa Anak Bayan na hindi na biro yung pagkawala ng anak ko. Kailangan ko ng
kung malaman kung nasaan ang anak ko. Nagbigay sila ng sulat January 2019 na ayon sa sulat ng anak ko, mahirap man tanggapin na may anak kayo ng ganito. Ngunit ito na po ang paraan ko para pagsilbihan ang malawak na hanay ng masang api. Yun ang content ng sulat ng anak ko na napakahirap po talagang tanggapin na bunso po siya. Sure. Ang ginawa nito ng mga CPP NPA sa aming pamilya. Napakasakit. Isang araw lang mawala yung anak mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero yung limang magliliwan taon, hindi mo na kaya. Tuwing gabi, iyak ka. Bagyo. May sakuna naman na mangyari sa atin, COVID. Alalahanin mo yung anak mo, yung worst na namang iyayari. Kung ano ba yung nangyayari sa anak mo. Walang proof of life. Nakakakain ba? True NTFL kak, may sumusuko. Nag-aamot kami na baka kilali anak ko dahil sa SMR. Yan sila Arian, sila ano. Alam nila na nakasawa nila yung anak ko. May sumuko sa Tagum 13 na ikwento. Halos madurog na daw yung paa ng anak ko sa sugat dahil sa di ba nakabota sila sa mga mining area na ano, walang makain, payat, napakasakit yon. Ganito yung ginagawa sa bawat nire-recruit ng mga organisasyon na to, na gusto ko na malaman nyo na karamihan sa inyo siguro numero lang yung nire-recruit na mga bata. Ngunit, anak po namin yun, buhay yun, may kinabukasan na nasira, pamilya na nawasak sa amin, ito kami, buhay kami. Lahat ay, napakasakit. Yan kaya, lumalabas kami, mahirap man ito, sa hands off, ina-awareness po namin kung paano na-recruit ang anak namin. Ang mga pattern po na yan ay binibigay namin sa mga eskwelahan din. Dahil ayaw na po namin na maiiyak ba sa harapan ninyo na magulang. At ayaw namin na may magaya sa anak namin. Kaya gusto namin panagutin lahat ang nang-recruit sa amin. At sa mga naniniwala sa mga palyadong ideolohiya na sinasaksak nila sa bawat kabataan na malagot sila sa nangyari sa amin, malagot sila sa pamilya namin na napakasakit. Yung sakit po, walang salita na makakapantay, makakadescribe sa nararamdaman namin ngayon. Kaya sana tulungan nyo kami na mabawi yung anak namin at salamat doon sa binaba ni Presidente Bongbong na amnesty sa mabalik loob program sa mga NPA. Sana sa kung naririnig to ng CPP, alam ko sana naririnig to ng mga anak namin, magbalik loob kayo, nandito na may pangalawang pagkakataon, wala na pong saysay yung pakikipaglaban dyan. Walang totoong ginagamit lang kayo ng mga hunyangong makabayan na nagsusulong ng ganitong ideolohiya. Dahil kung totoo yung kanilang paniniwala, kung totoo silang naniniwala sa ideolohiyang sinasaksak nila sa bawat kabataan, sana mismo yung anak nila sinali nila. Ngunit hindi po, dahil alam nila na mapapakamak ang bawat ire-recruit nila. Yun lamang po, Mr. Che. Thank you, Ms. Luisa Espina. Totoo talaga, anak lang ninyo ang ginagamit nila. Yung mga anak nila nandun sa abroad, nag-aaral. Nagandang eskwelahan, pinapaaral. Tapos yung mga anak ninyo, yun ang pinapaakit sa bundok, pinapalaban sa sundalo. Nakipagbarilan sa mga sundalo. Magaling talaga sa skwan. Magaling mag-sweet talk ito mga tao na ito. Hindi ba yung anak mo yung recent nila doon sa lower house, sa kongreso? Yung mga party list ng sino yung congressman na yun? Arlene Rosas. Arlene Rosas. Si AJ po yon. Si AJ po na
si anak po ni Relisa Lucena at isa po sa president namin na si LB Kaalaman. Yung kay Ma'am LB Kaalaman po, nakauwi na po sa bahay nila, pero yung kay Relisa Lucena po ay nandoon pa rin po sa under ng CPPNPA po, NDF. Pero at least mabuti sila, yes, nakita po nila na pinresent, yes, doon sa... Wala, diyan mo makita, di ba? Diyan mo makita kung ano linya, yes, meron itong mga party list na ito doon sa armadong CPP, NP, NDF, sa NP. Bakit nila na-produce yung bata na yun? Pinapriscon pa nila doon sa Congress, di ba? Tapos ngayon, deny sila ng deny, wala silang linya na hindi nila kaalyado yung NP. Tapos ngayon, present nila, pinriscon pa. Napakawalang hiya, no? Hindi mo lang iniisip yung grieving parents na ibalik doon sa parents yung bata. Afterwards, yung bata, binalik rin doon kung saan na ngayon. Sa armado na ngayon. So yung anak mo, hanggang ngayon, wala kang balita? Ang huli pong balita ay nasa Davao po siya, pero ngayon po, wala na po talaga. Ang ano namin po is nasa Bukidnon sa... Kung kasi sa Davao po is ano na po yung dismantle na po lahat ang gerilla doon dahil galing po siya sa Guerrilla Front 2 dati, sir, chair, Mr. Chair. Wala na sa Davao, nag-move sila sa Bukidnon. Ngayon, ang pwersa ng Armed Forces at ng PNP naka-focus sa Bukidnon, kine-clear nila. So wala na yan ngayon sa Bukidnon. Nandoon na yan sa Lanao banda. Lanao doon sa Marawi. Doon sa, pumasok na doon sa area ng Imahilep. Kasi yung mga hinahanap ngayon na NPA na Bukidnon, wala na doon sa Bukidnon. Nag-move na sa Lanao. So most likely, makita mo yung anak mo doon banda sa Lanao, nagtatago doon. Sa Wao banda area, Wao at saka, basta doon banda, Wao area. Nandoon na sila ngayon nagtatago. Ha? Tubod. Oh, Lanao Norte yun siya. Ang Wao, Lanao Sur yun siya. Dikit sa Bukidnon. Kausap ko yung mga commander doon ng AFP. Nandoon na daw, kukunti na lang sila doon. Umiikot, baka nandoon pa yung anak mo. Kawawa naman. Yung last na, kuha, nakita nyo, Arian, nakita nyo yung anak ni Ma'am Luis Espina doon sa Davao? Mr. Chair, if I may. Kami po, sa unit po namin, pumasok si Louvain, yung anak ni Ma'am. That was December 2000. Ikaw ang front secretary noon? Yes. sige, go ahead. Okay. 2018 sa somewhere in Kitautau, Bukidnon po. Nag-attend po siya ng 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So, actually, she was just planning na for exposure lang or revolutionary education. And then, yun nga, because of, syempre, our influence, no, in convincing her na mag-full-time. And then, siguro, sa ilang araw na nagkasama kami, pagka January po ay inattend ko talaga siya sa regional headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee sa pangangalaga ni Eric Casilao, si Kailian. So sila po yung tumanggap kay Louvain. Pero since noon po, hindi ko na po alam kung saan siya. Pero parang later, nagkasama na sila sa isang nag-surrender na rin sa yung sinabi ni Ma'am kanina na Guerrilla Front 2, si Daniel De Liosa. Pero after nun, wala na po kaming balita kung saan na po siya unit na assign. So at that time, yung sabi mo yung headquarters ng SMRC, saan banda yun? Sa Sitio Dumasilag sa Quezon. Sa Dumasilag, Quezon. Barangay Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Bukidnon. So meaning talagang umakyat na sila, no? Umakyat na. Apo. Umakyat. Apo. Ngayon, wala na naman na yan ngayon noon. Nandun na bandang Lanao na yan. Dahil palaging pinupurso ng ating government forces. So thank you, Ma'am Luisa Espina. Luisa Espina, I hope and pray na... Hindi pa tapos ang lahat. Baka pwede pang yung anak mo makagaya nila na magbago ang isip at bumalik. So sana magkaroon kayo ng reunion
Kawawa naman. Ako, I am so a parent, no? Imagine ko lang yung anak ko na mapunta sa kanila. Napakasakit. Napakasakit talaga. Hirap, hindi ko matanggap. So, meron pa bang parents dyan na magsalita? Yes, ma'am. Miss Mary Maribili? Maribilis? Yes, po. Mary Francis. Yes, ma'am. You have the floor. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Ako nga po pala si Mary Maribeles, isa din po sa mga mothers sa Hands of Our Children. Yung anak ko po si Francis Earn Maribeles, 16 years old lang po nung pumasok sa PUP Santa Mesa. Katulad po ng mga ibang estudyante na matalino, matalento, masayahin, mapagmahal na anak at kapatid. Galing lang po kami sa mahirap na pamilya, kaya yung pagkapasok niya po sa university, unang hakbang po yun, na matupad niya yung pangarap niya. Ngunit hindi ko po akalain na doon mismo sa loob ng university, masira yung pangarap ng anak ko kasama yung pangarap ng buong pamilya. Yung unang naging achievement mo ni Franz sa PUP, naging writer po siya ng Catalyst. At hindi ko po akalain na ang pagiging writer niya sa Catalyst, yun ang magiging tulay para maging membro po siya ng Anak Bayan, Kabataan Party List, LFS. 3 months lang po, Mr. Chair. Sa 3 months na yun, naging full-time activist na po yung anak ko. Alam niyo po yung pinakamasakit na 3 months na yun, kasi doon mo nakikita yung pagbabago ng anak mo. Na alam mo yung bilang isang magulang na pinalaki mo sa 16 years, alam mong mabuti siyang bata kasi nag-graduate siya ng Salititorian Leadership Award, Journalism Award. Hindi mo akalain na may mga ganun na demonyo sa loob ng universidad na paikutin yung utak ng anak mo, na ibahin na kayang talikuran ang pangarap, kayang talikuran yung sariling pamilya. Mula nung pumasok po siya sa mga organisasyon na yun, nag-iba na po ang buhay ng pamilya namin. Minsan hindi siya namin makikita. 3 months, 6 months, 9 months, umaabot po minsan 1 taon. 4 years po, akala ko full-time activist lang yung anak ko. Ano ba nangyari sa kanya sa 4 years na yun? Makikita mo po din nadala sa iba't ibang rally. Masakit po bilang isang ina. Pag nakita mo po yung anak mo sa TV, nakikipagbalyahan sa pulis, binubomba ng bumbero. Isipin nyo yung naramdaman ko pag nakita ko yung anak sa TV na masaktan pero wala kang magawa. Saan pa po ba dinala sa Pandi, Bulacan para mangagaw ng bahay? Hacienda Luisita para sa mamamayang api. During election po, 2016, ginapit po ng Kabataan Party List ni Neri Culminares para po sa kanila mag ano na mga political rallies nila, mga propaganda nila dyan na magkabit ng mga propaganda nila. Masakit po sa isang magulan yung 16 years old mo na anak ginpin, na yung bata na dinala mo sa universidad para makatapos ng pag-aaral, dinala nila sa bundok para maging NPA. Ang sakit po yung kasi, alam po natin sa kabundukan, hindi namimili ang bala. Sa bawat araw, yung anak ko nakikipaglaban kay kamatayan. Paano mo maisip na ang isang nanay, makatulog ka ba sa araw-araw na ganyan na lang ang nasa isip mo? Alam niyo po, dahil sa Hands of Our Children, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap yung mga former rebel po na nakasama ng anak ko. Pero sa bawat kwento ng hirap sa bundok, sa bawat kwento na sabihin tumalon sa ilog yung anak mo, may dalang laptop, may dalang baril, sa bawat sabihin kumakain ng tira-tira yung anak mo para po yung kutsilyo na sumasaksap sa dibdib ko. Ano mo yung tinitiis po ang lahat na sakit na iniisip mo? May gabi ba na tinatawag ako ng anak ko na nanghihingi ng tulong pero wala akong magawa? Ang mas pasakit pa po doon kasi last August 2021 po, his father passed away without knowing kung buhay siya o nasaan siya. Yung last statement ng father niya sa akin laban, habang nire-revive yung asawa ko sa harap ko, ang sinisigaw ko, lumabad ka kasi hindi pa natin nakita yung anak mo. Hahanapin pa natin si Francis, but we lost his father. Ang sakit po doon kasi pandemic po yun. Yung dalawa ko pong anak at ako, walang makalapit sa amin.
tatlo lang kami. Alam mo yung hindi mo alam ko, ano ba ang dapat mo, kalungkutan yung nawawala yung anak mo o nawala yung haligi ng tahanan namin. Hindi ko po alam kung alam ni Franz na namatay na yung father niya. Yung last nakita ko po kay Franz, 2020 pa po ng February. Yun po yung time na nakita ko yung video na sabi ko sa kanya, Nak, i-clear natin yung pangalan mo. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, Ma, sa organisasyon namin, may sarili kaming abogado. Hindi ko akalain yung time na yun po yung huling yakap at halik ko sa anak ko. Kasi kung alam ko lang po na yun na ang huling yakap at halik na makita ko yung anak ko, hindi po ako bumitaw. Alam niyo yung pagsisisi sa puso ng isang ina na sana hindi ko binitiwan yung kamay ng anak ko. Ngayon po, magpo-4 years na uli, wala akong proof of life. Wala pa akong alam ko na saan ang anak ko. Ang masakit po, ito po yung hirap, sakit, yung lungkot na sobrang hindi mo malaman kung saan ang galing na ayaw namin iparana sa mga ibang pamilya. Yung naranasan ng anak namin, ayaw namin maranasan ng ibang kabataan. Kaya nandito po kami. Nandito po kami nang hingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kaming maibalik sa amin ang anak namin. Kaya po, nagpapasalamat kami sa amnesty na binigay ni Presidente kasi ito ang magiging daan po para mapasuko yung anak namin na makita nila na mabuti yung gobyerno at ito yung paraan para makita namin yung anak namin. Kaya sana kung narinig ako ng anak ko na hindi ako susuko hanggat buhay ako, ilalaban ko yung buhay mo, ilalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya lagi kong pinapangako sa'yo, ako yung huling tatayo sa tabi mo para iabot yung kamay ko, para magbago ka. Nandito lang ako lagi. Maraming salamat po. Thank you. Sana nakikinig si Francis ngayon kung makarating sa kanya yung mensahe ng kanyang ina. Napakahirap maging parent. Demonyo talaga yung mga recruiter na yan. Talagang demonyo. Except, hindi kasama itong mga nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na kayo eh. So sabi ni Lord, kapag kayo ay pinagsisihan niyo yung ginawa ninyo, kayo rin ay pupunta sa langit. What we need is yung tanggapin yung kamalian na ginawa natin at magbagong buhay tayo. Wala na yung pardon. Pardon na yung kasalanan ninyo. So sana kawawa itong si sa anak kaya ito, si Francis. Anong balita ninyo? Kayo, may alam kayo kung saan ito ngayon? Yung last na balita? Saan na monitor niyo? Wala? Sa Visayas? Yung last update, sir, wala na siya sa Eastern Visayas. May rumors, although unconfirmed pa, na intelligence na nailipat siya sa Southern Tagalog. Southern Tagalog? Yes, sir. Yung si Ern Mariveles. Kawawa naman itong bata na ito. Hindi, mas kawawa talaga ang parents. Ang hirap, di ba? Ang hirap sa parte ng parents, yung naramdaman mo yung sakit ng anak mo, yung dinadaanan. Parents kay maramdaman mo. But anyway, meron pa kami session at 3 o'clock. Meron pa bang gusto magsalita? Para kung ano man, i-adjourn natin ito or i-kuha natin, i-suspend. Kwa lang sa anti-terrorism council. May we know kung meron na ba tayo nakasuhan ng mga recruiter based on the anti-terror law? Meron na ba tayo nakasuhan ng mga nag-recruit itong mga bata na ito? Sir, Mr. Chair, magandang hapon po. Ang Anti-Terrorism Council Project Management Center is the actually the coordinating and project management arm of the ATC. One of the tasks given to us by the ATC is to conduct monitoring and evaluation of all terrorism and all terrorism and terrorism related cases.
So because of this, our monitoring, we establish our database. It's so unfortunate, we observe, Mr. Chair, na until to date, walang nakakasuhan na recruitment. Now, we conducted several caravans in the field where this is one of the issues that we discuss. Ang issue is bakit walang nakakasuhan na recruiter. Although, tama po kayo, they are demonyo, pero bakit walang nakakasuhan? Narinig natin yung mga paliwanag ng mga resource person. It appears now na it's premature to charge them for recruitment kasi nga meron tayong process of radicalization. Ang recruitment is nangyayari after ng radicalization. So naggumawa kami ng scenario sa baba kung paano namin makakasuhan yung recruitment. Ang scenario yung naisip namin is makakasuhan lang ang recruitment kung yung na-recruit mismo is nagbalik loob at this time magre-reveal ng nangyari. Kasi kung kare-recruit niya, definitely, i-deny niya yan. So, it's very hard to prosecute recruitment sa bago. So, ang scenario lang na pwedeng makasuhan sa recruitment, tulad ng sinabi nga namin, kung nagbalik loob ito at mag-reveal. Ngayon, that is the time where we can charge for recruitment. Meaning, may possibilities na nakagawa na ng terroristic activities yan bago mo mag-commit. Kaya, sabi nga namin, paano natin this time makakasuhan beside recruitment is this ano yan eh this medyo napaka secretive whereas radicalization is napaka rampant, pumapasok nga sa mga rooms, sa mga public places radicalization. But it so happened, Mr. Chair, probably baka na-mislook ng framers ng ATA na hindi na isama ang radicalizations as a form of recruitment. So in that with that, I hope you can give us a proposal para yes. I-amend natin yes, yung ATA. Actually, Mr. Chair, during our caravans, nga namin, lahat pinapag-aralan namin, there was even a survey conducted in different countries, conducted by different Department of Education, wherein nag-conduct silang survey sa mga bata. Ang tanong is basic, very basic. Children, what do you want to be when you grow old? So ang iniisip nila sa survey, ang sasagot ng mga bata is we want to be a teacher. But to their surprise, ang nangyari is sabi nila, we want to be soldier or a policeman. Ang tanong, why? Because we wanted to bear arms, maghawak ng armas para ipagtatanggol namin ng bayan. So habang lumalaki yan, ang utak ng bata is maging sundalo at magiging maghahawak ng armas. Kung may radicalization punta sa kabila, ang utak ng tao is maghawak ng armas. Kung hindi mapiprevent ang radicalization, Mr. Chair, magiging NPA yung mga yan. That is why, on our part, Mr. Chair, if we can recommend possibly amendment of the provision, especially on radicalization. Kasi, I want to become a soldier. Tapos growing up, napunta siya sa side ng radicalization, napunta siya sa kaliwa, at nagiging NPA. Ang solusyon ni Sir Tortolitino dyan is ROTC session. Growing up, nakuha siya ng program, ROTC program. Nakuha siya. So pumunta din siya dito sa side ng gobyerno. Yung kanyang want to bear arms. So napunta siya sa armed forces. So yan ang isang solusyon ngayon ni Sir Tortolitino. ROTC session. Dapat ma-ROTC ito ng mga bata na ito para mapunta dito sa tamang landas na gusto natin. So going back to your problem na hindi natin na-apply yung kuan nga kasi very big yung recruitment, no, dahil magaling talaga itong mga kaliwa sa kanilang ginagawa, di ba? So kailangan talagang i-amend natin yung batas, idagdag natin yung term na radicalization. So please gawa kayo ng proposal para madagdag natin ito. We'll do that, Mr. Chair. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, ADG Ordonia. Yeah, magandang hapon sa ating lahat. Your Honor, in behalf of the Director General of the National Intelligence Coordinating Agency, General Ricardo F. De Leon, may I convey the agency's utmost support and cooperation with your initiative to further enhance the laws and policies for the protection of our children from recruitment by the communist terrorist group. And the agency is also one with the... Malakas sa propaganda tayo. Medyo relaxing tayo pagdating sa propaganda. So with that,